Arlene, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig dyan sa Senado? Ella, humingi nga ng paumanhin si Bambang Tarlac Mayor Alice Guo sa mga senador sa naging pagsagot nito sa nakaraang pagdinig ng Senado. Sa ikawalong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kaugnay ng mga kinasasangkutang krimen ng mga pogo sa bansa, sinabi ni Guo na nadala lamang umano siya ng takot kaya hindi nakasagot na maayos sa mga tanong ng mga senador. Uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Ngayong araw, muling binusisi ng mga senador ang pagkataon ng alkalde gaya ng totoong ina nito. Dito muling sinabi ni Guo na isang kasambahay noon ang kanyang ina na nagngangalang Amelia Leal batay sa kanyang birth certificate at hindi na rin umano niya nakilala o nakita ng personal. Pero kwestiyon ng mga senador kung bakit nakalagay din sa birth certificate nito na kasal ang kanyang ina at ama. Don't use that word kasambay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Yung birth certificate ko po, minigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay wala ko. Wala po tayong, madam, huwag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na chairperson ng komite, batay sa kopya ng birth certificate ni Guo mula sa Philippine Statistics Authority 2005 na at hindi 2003 na irehistro ang kapanganakan ni Guo. Hinamon ni Senator Tulfo si Guo na sa mailalim sa lie detector test, bagay na sinang-ayuna naman ng alkalde. Nanindigan naman si Guo na wala siyang kinalaman sa pogo at hindi ito ang dahilan ng kanyang pagtakbo. Nais namang maimbitahan ni Senator Tulfo sa susunod na pagdinig ang dating alkalde ng Bambang Tarlac na nag-endorse noon kay Guo sa pagka-mayor. Samantala, iimbitahan din ang komadrona na nagpanak sa ina ni Guo at mga kasamahan sa farm kung saan sinasabing lumaki ang alkalde. Ela, sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate panel kaugnay ng issue. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ela. Arlene, kailan magaganap yung lie detector na test na pinaplano ni Senator Rafi Tulfo? Ela, dun mismo sa pagdinig ay hindi pa sinabi kung kailan mismo isasagawa yung lie detector test na para rin sa gagamiting information ng komite sa susunod na pagdinig. Pero batay nga sa naging sagot ni Mayor Alice Guo ay handa siya kailanman kung kailanman ito gagawin para na rin sa kagustuhan ng Senate panel. Ela. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado.